Patayin mo ako. Hindi, hindi ko totoo yan. Celine, ipapakita ko sa'yo ang resulta ng DNA test pag hawak ko na. Pero maniwala ka sa akin, nagsasabi ako ng totoo. Pigilit kong kalimutan ng tatay ko. Pinasok ko kahit anong trabaho para maitaguyod kita, anak. Na hindi ba niya ako hinana? Kalat ang tingin sa'yo ng ama mo. Sakit, sakit! Kayo yung nangiwan sa nanay ko. Inabandonan niyo po kami. Pinagpalit niyo kami sa ambisyon ninyo. Celine, patawarin mo ako, ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Dahil ho dyan, kaya niyo ho ginagawa to. Para humakabawi kayo. Celine, hindi. Hindi. Pero aaminin ko lahat gagawin ko para makabawi sa'yo. Celine, gusto kita makasama. Gusto kitang makilala. Hindi niyo ho alam yung sakit at hirap na pinagdaanan ng nanay ko dahil iniwan niyo siya, iniwan niyo kami! Celine, patawarin mo ako. I'm sorry. Hindi ho. Hindi ho. Huwag ho kayo mag-sorry. Hindi ko kailangan ng sorry niyo at mas lalong hindi ko kailangan ng tulong niyo. Kaya pwede po ba umalis na ho kayo? Please, umalis na ho kayo. Hindi ko alam kung matutuwa ho ba ako na nakilala ko na yung tatay ko. Na alam niyo kung gaano katagal ko nang gusto mangyari to. Pero na may iba na pala siyang pamilya. Yung pamilya niya may galit sa atin. Anak, alam ko komplikado ang sitwasyon. Kaya nga hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Kasi ayaw kitang bigyan ng sakit sa ulo. Ayaw kong dagdagan pa yung dinaramdam mo. Anak, ikaw lang naman yung iniisip ko. Dominic, may kasunduan tayo, di ba? Lena, pasensya ka na. Alam ko na kinakabahan kayo sa kalalabasan nito. Pero wala namang kailangan makaalam para hindi maging komplikado. At nakatago lang ho ako dito? Dito lang ako? Paano ko kayo tatawaging tatay kung walang ibang pwedeng makaalam? Sabi niyo ho sa akin, gusto niyo ako makasama, pero paano po mangyayari yun? May iba kayong pamilya? Celine, pasensya ka na. Huwag kang lumapit sa anak ko. Alam mo, gulo ang dala mo rito eh, hindi tulong. Lena, I'm sorry. Celine, hindi ako nagsisisi na sinabi ko sa'yo na ako ang ama mo. Sana nga eh. Sana hindi ka nalang nagpakilala. Sana, hindi ka nalang bumalik sa buhay namin. Alam mo bakit hindi ka nalang umalis? Bumalik ka sa opisina mo. Umalis ka na! Alis! Alis na, Dominic! Huwag ka nang bumalik dito! Sige na! Nay, sorry po ah. Nasaktan pa kayong lahat dahil lang sa akin. Hindi, anak. Nasaktan kami dahil kay Velda. Hindi mo naman hawak ang pag-iisip nun. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo. Ate,
Tama si Nanay. Lahat ng kamalasan na nangyayari sa atin, dahil kay Velda yun. Ayaw ka na nga mag-self-pity dyan. Nay, next time mo nyo na po kayo pagtanggol, ayoko pong nadadamay kayo ng ganito. Celine, hindi naman pwede yun. Pamilya tayo. Gusto mo bang sabihin din sa'yo ni China na huwag mo siyang ipagtanggol kahit kailan? Tayo-tayo na nga lang ang magkakampihan. Tayo-tayo na lang ang magtatanggol sa isa't isa dahil pamilya tayo. Tahan na. Ikaw kasi, sugod ka na sugod. Ma, I want to know the truth. Wala bang kinikwento sa'yo si Dominic lately? Wala naman. Pero hayaan mo, pag meron akong nalaman, kukwento ko agad sa'yo, ha? O sige na, marami pa akong gagawin. Ma'am, para kay Sir Dominic, wala daw po nag-receive sa opisina niya, kaya dinala na lang po dito. Lagay mo doon. Okay. Diagnostic Center. May sakit si Dominic? DNA test report. Child Celine Serrano, alleged father, Dominic Gatchalian. Accuracy, 99.96%. Si Dominic ang daddy ni Celine. Oh my God! By the way, nakapag-file ng abogado ni Velda ng opposition to the petition. So when can we expect a decision of the Court of Appeals? It will take a few months. Re-reviewin pa kasi nila yung petitions from both parties eh. So matagal pa pala? Yes. So you have to be extra cautious. Baka malaman ni Velda ang tunay na rason kung bakit tinutulungan mo si Celine. I am very careful. Okay. Excuse me, just take this one. Tubig po. Yes, thank you. Ito ah. Oh, ayan. Velda, ano ba? Ano pa ginagawa mo? Ito. Sinagot na ba yung tanong mo? Ito oh. Ayan. Alam mo, walang hiya ka talaga. Ang kapal na mukha mo, anak mo pala yung Selena yon. Ha? Skandalo rin ka na. Ay, wala akong pakialam. Ikaw ang dapat na mahiya sa akin. Ano ba? Ano? Magde-deny ka na naman? Magdalita ka! Kausapin mo ko! Sa labas na yung mag-usap! Ikaw walang hiya ka!
Kaya pala tinutulungan mo yung babaeng yun, yung mamamatay tao na yun dahil anak mo si Celine. Hindi mo man lang sinabi sa akin, sinuwaring ka talaga! Dahil alam ko na ganyan ang magiging reaksyon mo. Wala ba akong karapatang maghalit? Wala ba akong karapatang magsalita? Yung Lena, ano mo yun? Kabit mo? Di ba? Pinatawag doon? Kabit! Wala kaming relasyon ni Lena. Nagkaanak kami ng konsyala ko bago pa tayo ikasal. Si Celine ang mahalaga sa akin dahil siya ang anak ko! How dare you! Kakampihan mo pa yung babaeng yun? That girl, that stupid girl, killed my son! No, no! Hindi niya pinatay si Leo! She is innocent and we are going to prove that! No, but... I can see clearly now. Kaya gusto mo na mag-reunite na kayo ni Celine para magsama-sama na kayo ng Lena na yon. Tapos kayo, magiging buo na yung pamilya ninyo. Tapos kami, iiwanan mo yung tunay mong pamilya. Di ba kami yon? Kami yon! Kami yon eh! Mali. Mali. Mali yung sinasabi mo! No! That's the truth! At hindi ako makakapayag. I will do everything in my power para hindi makalaya yung Celine na yon. Akala nyo kayo ng masaya. Magdudusa rin kayo. Hayop ka! Bitiwan mo ako na sa... Lena! You're hurting me! Kilala mo ako. Mabuti akong tao, pero subukan mong saktan si Celine at kakalimutan kong mag-asawa tayo! Tandaan niya. Dominic, tama na. Walang hiya, mga salaula! Bakit? Si Dominic! Anak pala niya si Celine! Alam mo na, Eva? Oh my God! Ma! Ma, alam mo na pala? Hindi! No! You always knew! Ano pang hindi sinasabi sa akin ni Dominic? Ano pang hindi pinagtatapat sa akin ng asawa ko? Wala! Anong alam mo? Napapraning ka lang! May relasyon ba si Dominic at wala, si Lena? Wala! Wala! Praning ka na naman kasi! Ah. Oh my... Narinig ko niya, salita mo na yan sa akin! You always tell me, praning ako now! As it turns out, tama! Tama ang sinasabi ko! Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, yung taong pinagsisinungalingan ako, yung taong sinesekretuhan ako, lalo na kung pinagkatiwalaan ko katulad mo! FYI, you're still garbage. Basura ka! Kaya lang nga ngayon, nasa magandang nalagyan ka na. Now you, bitch, get out of my sight! Ma. Dominic, paano nalaman ni Velda ang sikreto mo, ha? Nakuha niya ang resulta ng DNA test. Baka, hindi ka kasi nag-iingat. Alam mo, galit na galit si Velda, nasan pala ko? What? Oo, kaya wag mo nang dagdagan pa. Mag-sorry ka sa asawa mo at sabihin mong hindi ka magpapakatatay dyan sa bastarda mong yan. At sabihin mo na hindi mo sila tutulungan. No, Ma. Anong no? Masisira ang mga pinaghirapan nating political career mo. At paano ka magiging presidente kung hindi ka susuportahan ni Velda? Ma, umaasa ka pa rin ba kay Velda? Masyado nang matagal na ginagawa kanyang uto-uto na sunod-sunuran sa kanya.
This time, I just want to get my daughter out of that facility. Teka, tapatin mo ako. Si Celine ba talaga ang concern mo o baka gusto mo makipagbalikan dyan sa Lenang yan? Alam ko yan ang one true love mo. I don't know, ma. Unyemas, huwag na huwag ka makipagbalikan kay Lena. Umuwi ka rito at mag-sorry ka sa asawa mo. Ma, masyado nyo na ako matagal na kinokontrol. Iniwan ko ang anak ko dahil yan ang gusto ninyo. This time, hindi ko siya pababayaan. This time, I will do what I want. Hello? Dominic? Anak, pasensya ka na kung inabandon ako kayo dati. Kung hindi ko siguro ginawa yun, hindi mangyayari sa'yo to. Lahat na to, kasalanan ko. Naging madamot ako dati. Inuna ko yung karir ko, pinili ko ang ambisyon ko. Lahat na yun, anak, pinagsisihan ko. Walang araw na hindi ko kayo inisip ng nanay mo. Anak, hindi ko naman ako kailangang tanggapin eh. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Sabi ho ni nanay, alam na raw po ni Ma'am Velda na anak niyo po ako. Unang halalaanin yun, maayos din namin yun. Eh, si Lance po. Tanggap naman ni Lance. Sana po, makalaya na po talaga ako. Gusto ko na rin pong mapawalang sala kasi gusto ko pong malinis ang pangalan ko. Anak, kaya ako andito para gawin yan. Hindi ako titigil hanggat di ka nakakalaya. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nahanap kung sino ang tunay na pumatay kay Leo. Anak, lilinisin natin ang pangalan mo. Salamat po, Tay.